For today's video, tayo po ay pag-share ng isang technique na natutunan natin sa Bureau of Plant Industry kung paano po ang pag-propagate ng mangga, no? So paano magpapabilis magpatubo ng buto ng mangga. So dito sa video na ito, i-share ko lang kung paano po. So, ito, okay, meron na tayong ginupit, ano? So, ito, ito rin yung isang mangga, no? Ginupit na rin natin. Ito, gugupitin lang po ito yan. Ingatan lang po ito na matamaan, ano? So, ito, nagupit na natin kanina. So, bubuksan natin. Ganun lang po yung pagbubukas, okay? So, meron siyang membrane. Ayan po, no? Tatanggalin nyo lang yan. So, ito na po yung itatanim natin. Okay? Unlike yung old school na pagtatanim, yung mga itinuro natin, mga ninuno, gagawin lang yan is, guguntingin lang to dati. Yan. At yan na po yung itatanim. Pero sa ngayon po yung natutunan natin no, sa Bureau of Plant Industry, ganito po na yung sistema. And then, tulad nga na sabi ko, nagupitan ko na po kanina. So, bubuksan lang po yan. Okay? Gugupitan lang po, ingatan lang pong magupit itong pinakadulo niya. So, ingatan lang. Okay, dito nyo na lang po gupitin. Then, saka nyo buksan. Okay? Yan. Saka nyo kunin. Yan. And then, ito na po yung ating itatanim. Ano po? So, ganun lang po yung paraan kung paano magpatubo ng buto ng mangga, yung pabilisang pagpatubo ng bunga ng buto ng mangga. Sana po marami po kayong natutunan dito sa video na ito. Thank you. So mga kamag, ito na po yung binuksan natin na buto ng mangga para sa pabilisang pagpapatubo. So ito, wala po siyang kasugat-sugat. Ito po, dito sa area na ito. So, importante kasi nandito po yung lalabas yung puno. No? So, ganun din dito sa kabila. Ayan. So, ito, ingatan po itong madamage na itong mga ganito. So, dyan po si sibol. So, ito na po yung buto na tinanggal natin po kanina. So, kailangan po nating itanim kaagad, no? Kailangan po nating itanim kaagad para ho hindi po siya ma-dehydrate, no po. Pag na-dehydrate po, mahirapan na po tayong magpa-tubo. So, ito po yung binatubo natin nung mga unang nung mga karang buwan, no? So, ganito na po siya kalaki, no? At ang gamit natin ay yung noodle cup. So, ay, ito pa lang. Oh. Meron tayong tatlong puno. No? So, pinatubo natin, galing po ganito po yun. Ano? So, meron tayong tatlong puno ngayon. So, ililipat natin. No? And, ito naman ay itatanim natin doon sa or mamaya dito sa ating pagtatanggalan. No? So, ngayon po, gusto ko lang i-share, ito po yung pinagtanggalan nung or yung fruiting bag, no? So, ang gagawin po natin dito, this is pity bag, no? Ang gagawin po natin is, i-utilize natin na gawing seedling bag, no? Actually, meron tayong seedling bag yan, pero gusto ko lang i-share yung recycling, no? Magre-recycle tayo ng mga plastics. Bubutas lang po tayo. So, bakit po natin ginagawa ito? Is para po makatulong tayo sa ating mundo, no? Mother Earth, na mabawasan naman po yung pollution. Okay? Bubutas na siya. So, gagawin lang po natin, kabilang muna natin ito. Okay? Ang muna natin is meron tayong
lagyan natin. Gusto lang i-share na itong mga pinagtanggalan po natin ng yung lalo sa mga mushroom growers po, yung mga pinagtanggalan po natin ng substrate, pwede pong i-utilize as planting bag, no? O seedling bag. So meron po kasi itong ano, sampalukan, no? Sayang. Ayun. So ito po, lilipas lang tayo. Problema po, na-disrupt siya, no? Dahil meron po itong meron siyang parang Coca-Cola shape siya. And meron pa na siyang bulat, eh. Ayan, yung ating fertilizer maker. Diyan ka muna. So, na-disrupt. Ito na po, no, yung dating taniman ng mushroom, no, yung plastic. Okay? So mangga na po yung nakalagay. So meron pa tayo rito. Yun dati, ano, itong ginagamit natin ngayon na plastic. Okay. Sabi ko nga, utilize lang natin. Sayang, huwag natin itapon. Okay, pag tinapon po natin, nagdadagdag po tayo ng basura. Ginagawa natin ay isa pong or sharing na po yung knowledge, no? Yung recycling. Plastic recycling. Tayong dalawa. Ito yung pangatlo. So mas mabilis po, no? Mas mabilis. Tayong tatlong seedling, no? Ngayon,
ay tatanim naman natin, ano, mas maganda pong taniman ng seeds, okay? So ganito lang pong gagawin, ano, ayan, ayan, mabilis po tumubo yan. So ganito lang po, no? Pagtatanim natin yung buto na inilagay natin kanina. Ayan yung pangalawa. Tayong dalawang tanim ulit na buto ng mangga. Okay? At ito naman po yung nilipat natin, no? Gamit natin yung dating lumang PP bag, no? So nag-recycle po tayo ng plastic, no? Kasi ang problema ng mundo ngayon ay plastic pollution. Ayan. Okay, so we have 3. Okay. Okay po, maraming salamat po sa panonood ng aking video. Sana marami po kayong natutunan muli sa pagtatanim naman po ng mangga, no? Yung butong mangga. So dapat po ang gamitin natin na butong mangga ay yung kinainan natin ng halimbawa kinainan po natin siya ng 2 days or 3 days. Pag natuyo na po yung balat, yung unang yung ibabaw, pwede na po nating buksan, no, para hindi madulas. At yun na kaagad din ang itatanim natin para ho hindi po ma-dehydrate yung buto na tinanggal natin doon sa buto, yung balat, no. So yun lang po, no? Napakasimple lang yung pagpapatubo. So ganun po yung ginagawa ko, no? Mas magandang dito ilagay kasi madali po siyang i-transplant, no? Hindi kagaya nito. Kasi po meron siyang may curve. So maiipit, no? Maiipit siya. Okay? So ito madali siyang iganon, no? Kasi straight lang po siya. So, puputulin ko na po yung ating video. Hanggang dito na lamang po. Inuulit ko, maraming salamat po sa pagsuporta sa aking mga followers at saka sa aking mga subscribers. Maraming salamat po. And asahan nyo pa po yung mga iba nating contents about plant propagation. Iba-ibang contents po yung lalagay natin. And abang-abangan nyo po. Abang-abangan nyo pa po yung aking mga parating po na mga videos. Thank you so much, mga kaamag kamuteros, and God bless everyone.